Igan, arrestado sa entrabe operation ang tatlong barangay volunteer sa Quezon City na naharap sa patong-patong na reklamo. Bukod po sa pagnanakaw at pangingikil, ginahasa rin umano ng dalawa. Sa mga ito ang dinakip nilang babae. Narito ang unang balita ni Katrina Son. Napaiyak sa galit ang babaeng ito nang makita ang mga volunteer ng barangay Commonwealth na inaresto ng mga otoridad kahapon. Hindi raw niya makakalimutan ang mga ito dahil sa kasamaang ginawa ng mga ito sa kanila. Kinilala ang mga sospek na sina Nelson Tud, Ricardo De Asho, Justin J. Tagala at Erwin Very. September 14 ang pasukin ng kanilang bahay ng mga barangay volunteer pasado alas 8 ng gabi. Diretso po sila sa pasok sa bahay, tapos bigla nila akong pinusasan. Tapos ginhalugog po yung bahay ko, wala silang makita. Tapos ang sabi nila, negative sir, negative. Negative po tayo, wala tayong makuha. Tapos nung lumabas na sila sa bahay, yung isa biglang lumingon. Tapos sabi niya, nabilihan ka ng shabu. Tinangay daw ang kanilang motor, mga cellphone, at ilang mamahaling gamit. Matapos nito, dinala raw silang mag-asawa sa Unit 1 base ng Barangay Commonwealth. Dito na raw sinabihan ang lalaki na dadalhin sa San Lazaro Hospital para magpa-medical. Pero maiiwan daw ang kanyang asawa. Sabi po kasi nila, kung gusto ko daw po makalabas yung asawa ko, tsaka mabawasan yung 50,000 na iniingi nila, gamitin po daw nila ako. Matapos gahasain ng leader na kinilala pa lang sa pangalang Mr. Jose, sumunod naman daw ang isa pang suspect na si Florentino Salyao Jr. sa entrapment operations sa Barangay Commonwealth kahapon. Nahuli si Salyao at ang dalawa pa, sina Eliseo Cayago at Glenard Dayao. Nakakulong sila sa CIDG sa Camp Crame. At large pa rin si Mr. Jose. Todo tanggi naman ang mga suspect. Ginawa lamang daw nila ang trabaho nila dahil may nagtip sa kanila na may mga sachet ng shabu sa bahay na iyon. Sana pumano sila. Pakusinsya sana sila. O kaya na, mariano na rin sa kanila yung dahil kaulangian nila. Pati po kami na nadadamay po kami na wala po kami ginagawa. Kasama rin po ako sa operation noong time na yun. Pero nandun lang po ako sa sasakyan. Hindi po ako maalis doon. Paglilinaw ng pulisya, illegal ang ginawang ito ng mga barangay volunteers. You can only search a house if you are equipped by a valid search warrant issued by the court. Ang nangyari po, pinasok nila nang wala silang warrant. Kami nga po mga pulis, hindi po namin ginagawa ang pumasok nang walang warrant. Basically, illegal po yung ginawa nila. Kakasuhan ng mga suspect ng robbery with rape. Ito ang unang balita sa Quezon City. Katrina Son reporting.